Bago po tayo magsimula, inaanyayahan ko po kayo na suportahan ang isa pa nating channel kung saan mag-upload din ako ng mga bagong kwento, ang Dan Horror Stories. Ilalagay ko po sa description at sa comment section yung link. Sana masuportahan po ninyo. Tara't magsimula na tayo. Magandang araw, Sir Dan. At mapagpalang araw din sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Geraldine, nakatira dito sa Tagbilaran, Bohol. Habang naglilinis po ako ng bahay, ay palagi kong pinapakinggan ang mga pinapadala ng mga sender sa inyong channel. Ito na po kasi yung naging libangan ko kapag meron akong ginagawa. Na hindi ko na lang namamalaya na nagagawa ko na agad na tapusin yung aking mga ginagawa habang nakikinig. Kaya naman naglakas rin ako ng loob na ibahagi sa inyo yung aking mga karanasan nung minsang aswangin po ako sa probinsya ng aking lola sa isang baryo ng Capiz. Taong 1993 po nang mabuntis ako. At hindi ako pinanagutan ng aking nobyo na taga Batangas. Kaya nang umuwi ako sa amin, pinalayas po ako ng aking ama. Dahil na rin sa sobrang galit ng aking ama, itinakwil po nito ako. Dahil pumunta lang raw kasi ako ng Maynila para magpabuntis. Sinabihan naman ako ng aking ina na sa probinsya muna ni Lola, ako mamalagi. Tawagin po nating Lola Soledad, yung lola kong ito. Habang nagpapahupa raw ako ng galit ng aking ama, ay doon na nga muna ako manatili. Kilala mo naman yung ama mo, anak. Mawawala rin yung galit noon. Palipasin muna natin ang kanyang sama ng loob na nararamdaman. Huwag kang mag-alala. Kukumbinsihin ko siyang pabalikin ka na rito sa bahay. Paglipas ng mga araw. Pero sa ngayon, doon ka muna kay inang. Malumanay na wika pa ng aking ina habang hinahapuha pang aking likod. Umiiyak naman akong napayakap sa aking ina. Nang araw nga po na iyon, bumiyahin na ako papuntang Capiz. Pinapalayas na kasi talaga ako. Nung makarating naman ako sa baryong tinitirhan ni Lola, nagulat pa ito nang makita ko. Kagad naman akong pinapanhik ni Lola Soledad sa loob ng kanilang bahay at pinaghanda ng pagkain. Habang kumakain na nga ako, ikwinento ko sa kanya kung bakit biglaan ang pagpunta ko. Nakita ko naman na sandaling nadismaya si Lola. Subalit agad itong nagwika. Nang, ano pa nga bang magagawa natin? Nandyan na yan eh. Hindi naman natin pwedeng ipalaglag. Masama yon. Kasalanan yon. Oh, siya, sige na po. Kumain ka ng kumain at huwag nang mag-isip pa ng kung ano-ano at baka mapano pa yung dinadala mo. Wika na lang ng lola ko noon. Matapos kong kumain ay nagpahinga muna kami ni Lola sa labas ng kanyang bahay. May duyan po kasi roon na nakatali sa magkabilang malalaking puno. At sa tabi naman ay may mahabang upuan. At may lamesang sa tingin ko ay palaging pahingahan ni Lola Soledad habang nagkakape sa umaga. Nang makaupo na nga kami at nagkwentuhan tungkol sa problema ko, ay may natanaw akong babaeng nagpapabalik-balik sa dinaraanan at panayong tingin sa gawin namin. Sa tansya ko pa nga ay mga nasa edad 40 mahigit pa lamang yung babae. Medyo bata pa naman. Dahil sa hindi na nga ako makatiis at naiilang na ako sa kanyang ginagawa, tinanong ko si Lola Soledad kung sino ba yon. At kung napansin ba nito yung babae na kanina papabalik-balik sa paglalakad. Narinig ko namang nagwika si Lola Soledad na bagong kapitbahay daw nila yung babaeng sinasabi ko. Sa pagkakaalam daw ni Lola, pinaalis daw sa dating tinitirhan yung mag-asawang si Lourdes at Joel. Kaya napadpad sa kanilang baryo.
at doon na nga rin nanirahan. Mga ilang linggo pa lang naman raw naninirahan ng mga ito sa kanilang baryo. Narinig ko ring sinabi niyang mag-iingat ako at huwag makikipag-usap kay Aling Lourdes. Dahil simula nang dumating yung mag-asawang ito ay gabi-gabi na raw siyang nakakarinig ng mga pag-angil at ingay sa loob ng bahay nila, pati na rin sa bakuran ng mag-asawa. At paglipas naman daw ng ilang mga minuto ay nawawala rin daw agad. Wala naman umanong problema yon kung may mga ingay nga. Kaya nga lang, ang higit na ipinagtataka daw ni Lola ay wala namang mga alagang hayop yung mag-asawa. Maging pusa daw o aso ay wala rin silang ganon. Kaya papaanong nakakarinig daw si Lola ng mga pag-angil? Sinabi ko naman sa kanya na baka meron lang napadpad na mga hayop sa bakura nila Aling Lourdes kaya meron siyang narinig. Siguro, pero napaka-imposible namang gabi-gabi na lang na merong ganon na napapadpad na hayop sa kanilang bakuran. Medyo talagang nagtataka lang ako apo eh. Tsaka tuwing hating gabi ko talaga yun naririnig. Partida pa, hindi lang ako yung nakakarinig. Pati na rin yung ibang mga kapitbahay rito, naririnig rin naman nila. Wika pa nga ni Lola. Pinaghinalaan umano ng mga kababaryo nila na aswang yung mag-asawa. Papano ba naman kasi, isa daw sa mga kapitbahay ni Lola Soledad ang nakakita kay Aling Lourdes na naglalakad patungong Kawayanan at noong matapat nga raw sa may Kawayanan na tumikot sa likuran ng mga puno. Bigla na lamang daw nawala yung babae. At sa halip, isang napakalaking aso daw na kulay itim. At nangingintab yung katawan sa langis. Yung lumabas mula sa likuran ng mga puno ng Kawayan. Kaya ang ginawa raw ng kapitbahay nila ay dahang-dahang pinulot yung kanyang tsinelas, sabay tumakbo ng matulin at wala nang lingon-lingon pa. Natawa pa nga si Lola nang ikwento niya yon, Sir Dan. Kasi naman daw, sa laki ba naman ang katawan ng kapitbahay nilang si Manggardo? Parang paslit daw itong tumakbo dahil sa takot. At pagsapit nga ng dapit hapon, pumasok na kami sa loob ng bahay. At tinulungan ko na nga rin si Lola na mag-asikaso. Kinagabihan, maayos naman at mahimbing yung tulog ko. Ngunit noong sumapit na yung hating gabi, nagising ako dahil sa nakarinig ako ng malakas na mga pag-angil at mga alolong sa may labas lang din ng bahay. Nakakarinding pakinggan yung ingay na yon. Kaya naman tumayo na ako mula sa pagkakahiga at lumabas ng silid para silipin kung saan nga ba nang gagaling yung ingay. Noong makalapit na ako sa bintana na malapit din sa may pintuan at nakasilip na nga rin sa siwang, agad na tinumbok ng paningin ko ang bahay ng mag-asawang sina Aling Lourdes at Mang Joel. At doon ay may nasilayan po ako na isang malaking aso sa may labas lang mismo ng kanilang pintuan. Umaalulong po yun habang nakaharap din sa bahay nila Lola Soledad. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng takot ng mga sandali na iyon. Samantalang hindi naman ako matatakoting tao. Isang tapik sa balikat, yung nagpagulat sa akin. Kaya agad nga akong napalingon at napahugot ng malalim ng hininga. At nung aking lingonin, nakita ko si Lola Soledad na siya palang tumapik sa balikat ko, sabay senyas po sa akin. Nawag raw akong maingay at bumalik na lamang sa higaan. Dahil sa naunahan ng ako ng takot sa aking sarili, sinabi ko nga sa kanya kung pwede bang sa kanyang silid na lang ako muna matulog. Sa tingin ko po kasi ay mahirapan na akong bumalik sa pagtulog. Dahil sa nakita kong kakaibang nila lang doon sa may pintuan ng kanilang kapitbahay. Tumango naman siya at dalawa nga kaming naglakad pabalik sa kanyang higaan. Nung nakahiga na nga kami, sinabi ko sa kanya ang tungkol sa nakita ko. Sinabi naman ni Lola Soledad na matagal na raw niyang nakikita yung hayop na yon tuwing hating gabi.
Subalit kakaiba nga lang yung ngayon dahil halata talaga na meron itong kung anong ginagawa habang nakatingin sa bahay namin. At medyo mas kakaiba na raw yung itsura nun. Nagliliwanag po kasi yung mata ng hayop. Noon daw kasi hindi naman ganon. Sabi pa nga ni Lola. Huwag tayong mangialam sa mag-asawang yan, apo. Hanggat hindi tayo inuunahan. Pero kung sakali mang punteryahin tayo ng nilalang na nakita mo, abay magkasubukan muna kami bago tayo magalaw ng mga yan. Dagdag pa nga ni Lola Soledad. Hindi naglaon, nakatulog na nga rin ako. At kinabukasan nga, ay nadatnan ko sa labas ng bahay yung aking lola na nakikipag-usap sa kanyang kumare na matanda. Bumati ako ng magandang umaga sa mga ito at muli namang bumalik sa may kusina para magtimpla muna ng kape. Matapos ko nga ring magtimpla ay lumapit na ako sa mga ito at naupo sa mahabang upuan. Samantalang si Lola naman ay nakaupo lang doon sa may duyan. Nakikinig lamang ako sa mga pinag-uusapan nila. Nang marinig ko nga na yung kanilang pinag-uusapan ay yung kapitbahay ni Lola na mag-asawa. Medyo hindi gaanong nagsasalita si Lola noon. Tahimik lamang halos ito at nakikinig lang sa kanyang kumare. Sabi pa ng kanyang kumare, nakita raw ng asawa nito, si Mang Joel, na pumasok sa kagubatan. May karga raw kasing kahoy na panggatong yung asawa ng kumare ni Lola at palabas na rin sana ng gubat. Kaya siguro ay hindi daw ito napansin ni Mang Joel. Nagtanong naman si Lola kung ano pa bang gagawin ni Mang Joel doon sa kagubatan. Gayong madilim na rin yung kapaligiran. Ay ano pa nga ba? Malamang maghahanap ng makakain. Bulalas pang wika ng kumare ni Lola. Sinaway naman ito ni Lola at sinabihang baka marinig sila ng mag-asawa. Kinagabihan nga po niyan, habang nagpapahinga kami ni Lola Soledad, nakaramdam ako ng alinsangan at panay yung pagpapaypay ko dahil pinagpapawisan ako ng malagkit na parabang talagang mainit yung panahon. Kaya tumayo nga si Lola at inutusan po akong magpalit ng damit at kulay itim raw yung aking isuot. Bakit naman po, Lola? Eh, kakapalit ko lang din ho ng damit pang tulog eh. Tanong ko naman kay Lola. Sige na, wag ng maraming tanong. Sundin mo na lang at magbihis ka na. Wika naman ni Lola. Kaya naman hindi na nga ako nagtanong pa at agara na rin sinunod yung kanyang inuutos. Nung nakapagpalit na nga ako at akmang lalabas na rin sana ako ng silid, nang makarinig ako ng mahinang sit-sit. Sa bawat pag-sit-sit na aking naririnig, talagang nagtataasan po yung mga balahibo ko. At parabang nanlalaki yung ulo ko dahil nga sa takot. Sa kadahilan ng nakakakilabot ding pakinggan, yung aking naririnig, na sa pakiwari ko ay nasa likuran ko lamang, na parang nandoon lang din sa may bintana ng aking silid. Dahan-dahan nga akong lumapit sa bintana, at marahang sumilip doon. Nung nakasilip na nga ako, grabing hilakbot yung aking naramdaman dahil nasilayan ko na nasa labas po mismo ng bintana si Aling Lourdes. Nanlilisik yung mga mata at nakangising nakatitig sa gawi ko. Pasigaw na rin sana ako nung bigla kong narinig na nagsalita si Lola. Umalis ka dyan, apo. Aswang yung babaeng yan. Sigaw pa ni Lola. At nung lumingon nga ako kay Lola, nagmamadali na itong tumakbo papalapit sa akin. At hinatak nito ako palayo sa may bintana. Nung makalayo na nga ako sa may bintana, mabilis nang pinaghahampas ni Lola Soledad yung dingding ng bahay gamit yung buntot ng pagi na kanyang hawak-hawak. Lumayas ka dito, Lourdes. Demonyo kang aswang ka. Mismong kapitbahay mo gagawan mo ng ganyan. Maghintay ka lang at susugurin kita dyan sa bahay ninyo. Galit na sigaw ni Lola noon. Narinig ko naman yung malakas na pag-aangil nang nilalang sa labas ng bahay.
Naparabang natakot rin ito sa hawak-hawak na buntot ng pagi ni Lola. Maya-maya pa'y nakarinig na rin kami nang malalakas na pagkot-kot sa silong ng bahay. Kung kaya't inutusan po ako ni Lola na magmadaling kumuha ng asin sa kusina at iabot ko raw yun sa kanya. Kaya mabilis nga akong pumunta ng kusina at noong makuha ko na nga yung asin, nagmadali na akong lumapit kay Lola at binigay ko yun sa kanya. Kagad niya namang pinaghahagi sa siwang ng sahig at pati na rin sa dingding yung asin na iyon. At napansin ko na mas nagagalit lang lalo yung nilalang na nasa labas ng bahay. Gawa ng nakakarinig na nga po kami ng mga lagabog doon sa labas. Na para bang medyo inuuga na nga rin po yung bahay. Sumisigaw na nga po ako at humihingi ng tulong dahil baka anumang sandali. Mapasok na kami ng nilalang na iyon. Na napansin ko nga rin na pati yung pintuan ng bahay ay kanyang niyuyugyog. Na para bang nagpupumilit na itong makapasok. Sigaw naman kami ng sigaw noon pero parang wala man lang tumutulong sa amin. Kumakapit na po ako noon kay Lola habang patuloy niyang ginagawa yung pagsaboy ng asin sa palibot ng bahay. Grabe na po yung kaba na nararamdaman ko noon. Maya-maya pa ay nakita kong nagmamadali ng maglakad si Lola papalapit sa pintuan. Kaya tinanong ko po ito kung ano yung kanyang gagawin at kung saan ito pupunta. Lalo at napansin ko na rin po noon na parang hindi lang isa yung aswang na palibot-libot sa bahay. Diyan ka lang apo ah, lalabasin ko lang yung mga ito. Tarantado, kanina pa ako ginagalit ng mga yun ah, walang respeto. Galit pang wika ni Lola at agaran po itong lumabas ng bahay. Grabe na yung takot ko noon na nararamdaman at baka meron ngang mangyaring masama kay Lola Soledad dahil naroon na po ito sa labas ng bahay. Subalit hindi nagtagal ay nakarinig ako ng mga yabag at boses ng mga taong papalapit sa bahay namin. Sumili po ako sa siwang ng pintuan at doon nga ay nakita ko yung ibang mga kapitbahay na nagkukumahog na tumakbo papalapit kay Lola Soledad. At agaran po siyang tinulungan ng mga ito. Nakita ko rin kumaripas na rin ang takbo. Yung mga kakaibang nilalang papunta sa likuran ng bahay. Kung kaya't hinabol po sila ng mga kalalakihan. Paglipas ng ilang sandali, pumasok na rin sa loob ng bahay si Lola. Kasama yung aming mga kapitbahay. At ilang minuto pa, bumalik naman yung mga kalalakihan. Nagwika ang mga ito na hindi raw nila nagawang habulin yung aswang. Pero sabi nila, nagawa raw nilang sugatan ng maluba yung babaeng aswang. Pero nagawa pa rin daw nilang makatakas. Ang sabi pa ng mga kalalakihan, kung hindi man daw mamatay yung babaeng yon, sigurado naman daw na hindi na sila babalik. At para nga mas masigurado yon, winasak po ng mga kalalakihan yung bahay nila Aling Lourdes. Gawa lang naman po kasi yon sa amakan at pawid. Nagulat din yung mga kababaryo ni Lola nang malaman nila na buntis pala ako. Kaya raw pala, pinupuntiri ako ng mga aswang na yon. Maliit pa lang po kasi yung tiyan ko noon. Yun nga po yung nangyari. Talagang winasak po yung bahay nila Aling Lourdes. Medyo kumalat pa nga po yun eh. Pero syempre, hindi mo naman mapipilit yung ibang tao na maniwala doon. Hindi na nga rin bumalik pa sila Aling Lourdes pati na rin si Mang Joel. Talagang hindi na po namin nakita yung mag-asawa. Nibalita nga po sa kanila wala na kaming narinig. Hindi na rin kami inaswang pa pagkatapos po nun. At nagawa ko namang manganak ng maayos. Kaya siguro dito ko na rin po ito tatapusin. Maraming salamat po sa inyong lahat.